Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Team at naway maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang hapon mga kapuntos, at sa hapon na ito matatalakay naman po tayo dito sa Straight to the Point. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at the notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Huwag niyo rin kalimutan na i-hit itong like button para malaman naman ng YouTube na nagustuhan ninyo ang aming video. Kaya huwag na po nating patagalin, simulan na po natin. Magandang hapon mga kapuntos, at sa hapon na ito tuloy po tayo sa ating tinalaki kaninang alas 2 ng hapon. Okay, kanina, binanggit niya kanina na si Jesus daw bago na nalangin sa Getsemani ay naghugas daw ng kamay. Wala yun. Walang ganun. Sa Biblia, hinugasan ni Kristo ang paa ng kanyang mga alagad, then nagset sila ng Last Supper, and then bumunta ng Getsemani Garden para manalangin. Wala yung sinasabi na hinugasan ni Kristo ang kanyang kamay. Yung gaya yung nagawa ng mga Muslim, na ganun, hugasan, tubig, ginaganon yung kamay, ganun talaga, hinugasan. Walang ganyang nangyari. Sa Biblia, hinugasan ni Kristo ang paa ng kanyang mga alagad, hindi ang sariling kamay niya. Halimbawa, sabi nila, nung hinugasan ba niya, hindi ba nabasa yung kamay niya? Hindi ba nahugasan rin yung kamay niya? Iba yung nahugasan sa hinugasan. Pag sinabi nahugasan, hinugasan ng iba. Pag sinabing nabasa, nabasa lang. Pag sinabing hinugasan, talagang hinugasan mo. Ganun yun. So hindi kalanman ginawa ni Kristo yung ginagawa ng mga Muslim na bago pumasok sa mosque, naghugas ng kamay. At ang simbahang pinapasukan ni Kristo, sinagoga o sambahan ng mga Hudyo, hindi moske. Ngayon, meron pa siyang ibang sinabi. Pag nabuhay ka sa panahon ni Jesus Christ, kanino ka maniniwala? Kay Moses o kay Noah? Hindi kay Moses, kasi nabuhay ka sa panahon ni Jesus. Ang sabi niya, o ikaw ay nabuhay sa panahon ni Jesus, hindi ka maniniwala kay Moises. Mali yun. Mali yun. Si Kristo mismo nagsabi, tinutupad niya ang kautusan ni Moises. Ito, ating basahin sa Lucas 24:44. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, sinabi ko na sa inyo noong magkasama pa tayo na kailangan matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises. Kautusan ni Moises sa mga isinulat ng mga propeta at sa mga salmo. Take note ha, ang tinutukoy dito ng kautusan ni Moises, yung sinabi ni Moises sa kanya sa Deuteronomy 18:18, tumutukoy kay Kristo yon. Oh, pinaniwalaan ba? Yes, pinaniwalaan. Oh, tingnan niyo ha, Gawa 3:20. At matanggap nyo ang bagong kalakasan mula sa Panginoon. Pagkatapos, ipapadala niya si Jesus, ang Kristo na itinalaga niya noon para sa inyo. Ngunit kinakailangang manatili mo na si Jesus sa langit hanggang sa dumating ang panahon na mabago ng Diyos ang lahat ng bagay. Yan din ang sinabi ng Diyos noon sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Katulad ng sinabi ni Moises,
ang Panginoon na ating Diyos ay magbibigay sa inyo ng isang propetang katulad ko at kalahin ninyo. Kinakailangang sundin ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Ang hindi susunod sa sinasabi ng propetang ito ay hihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Sino nga ang katuparan nito? Balik sa 20. At matanggap nyo ang bagong kalakasan mula sa Panginoon pagkatapos ipapadala niya si Jesus ang Kristo na itinalaga niya noon para sa inyo. Sino daw ang katuparan ng sinasabi sa Deuteronomy 18:18? Si Kristo. Hindi ibang tao. Yan. Sabi sabihin niya, pag ikaw ay nasa panahon ni Jesus, maniniwala ka ba kay Moises? Pag nabuhay ka sa panahon ni Jesus Christ, kanino ka maniniwala? Kay Moses o kay Noah? Hindi kay Moses kasi nabuhay ka sa panahon ni Jesus. Mali yun. Mali talaga. Sobrang mali. Ang tanong ko sa inyo, sino pinapaniwalaan niyo? Si Jesus Christ? Nabuhay pa kayo sa panahon niya? Hindi. Taga-Jerusalem ba kayo? Pilipino kayo eh. So what if hindi pala kayo kikilalanin ni Jesus Christ sa kabilang buhay kasi hindi kayo nabuhay sa kapanahonan niya? Ito yung sinasabi ko, peligro talaga kapag sila yung nagturo gamit ang Biblia, no? Dahil pagliligaw talaga. Baka sabihin na ako nagbibintang. Balikan natin. Ang tanong ko sa inyo, sino pinapaniwalaan niyo? Si Jesus Christ? Nabuhay pa kayo sa panahon niya? Iyan tanong, tapat bang paniwalaan si Kristo kahit nasa year 2024 na tayo ngayon at si Kristo first century pa? Dapat bang paniwalaan? Ang sagot, dapat paniwalaan. Juan 20:28 ang sabi, sinabi ni Tomas sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi ni Jesus sa kanya, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Tanong, maniniwala ba kayo o hindi? Ang tamang sagot, maniwala tayo. Huwag kayong paniwala sa sinabi ng mga ngaral na yun. Kasi sa kanya, huwag baniwalaan dahil wala na tayo sa kanyang panahon. O ito. Hindi. Taga-Jerusalem ba kayo? Pilipino kayo eh. So what if hindi pala kayo kikilalanin ni Jesus Christ sa kabilang buhay kasi hindi kayo nabuhay sa kapanahonan niya? Ang sabi niya, taga-Jerusalem ba kayo? Pilipino kayo eh. Yan tanong, what if hindi kayo kilalanin niya sa kabilang buhay? Hoy, sa paanong paraan ba tayo hindi kikilalanin ni Kristo sa kabilang buhay? Kapag sinuway nyo ang kanyang utos. Lucas 6:46. Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon? Gayong hindi naman ninyo sinusunod ang mga sinasabi ko. Juan 14:15. Kung mahal nyo ako, susundin nyo ang aking mga utos. Mateo 7:21. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon. Pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Marami ang magsasabi sa akin sa araw ng paghuhukom, Panginoon, hindi ba't sa ngalan nyo ay nagpahayag kami ng inyong salita? Nagpalayas ng masasamang espiritu at gumawa ng maraming himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin kayong mga gumagawa ng masama. Kaya nga ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Nang umulan na malakas at bumaha at humampas sa malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba. Dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Ngunit ang sinumang nakikinig sa aking mga salita, pero hindi naman ito sinusunod, ay parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin.
nang umulan na malakas at bumaha at humampas na malakas na hangin sa bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. Pagkatapos ipinangaral ni Jesus sa mga bagay na ito na mangha ang mga tao dahil nangaral siya ng may otoridad at hindi tulad ng kanilang mga tagapagturo ng kautusan. Nakita ninyo? Sa paano para hindi ka kikilalanin kung hindi ka sumusunod o hindi ka sumusunod sa kalooban ng kanyang ama na nasa langit? E ang tanong, ano ba ang kalooban ng kanyang ama na nasa langit? 3:23 ng unang Juan ang sabi, at ito ang kanyang utos, dapat tayong sumampalataya sa kanyang anak na si Jesucristo at magmahalan gaya ng iniutos niya sa atin. Ito ang kalooban ng ama na kailangan nating sundin. Once nilabag mo yan, kahit pa nangangaral ka, kahit pa napapalayas ka ng masamang espiritu, kahit pa gumagawa ka ng himala, pag yan nilalabag mo, hindi ka kikilalanin ng ama. Sa madaling salita, hindi gaya ng sinasabi niya. Ha? Iba yung sinasabi niya? Iba yung sinasabi niya na sinasabi ng Biblia? Ha? Saan tayo maniniwala? Sa kanya o sa Biblia? Ano pa sinabi niya? Diba? Sino ang propeta niyo ngayon? Meron kayong propetang sinusunod? Kasi kung walang propetang sinusunod, walang kaligtasan. Ay, mali. Hindi ganyan sa katuruang Kristiyano. Sa katuruang Kristiyano, para ka maligtas, kailangan mong sumunod sa kautusan ni Kristo. Kailangan mong sumunod sa kalooban ni Kristo. At isa na rito ang pagpasok sa kanyang iglesyang kinaaniban. Efeso 5:23, sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Ano daw? Sino daw ang propeta mo ngayon? Hindi ganyan ang ating turo. Ang ating turo, pag ikaw ay pumasok sa kanyang iglesia at namuhay sa kanyang kautusan, siguradong kaligtasan mo. Bakit? Si Kristo mismo ang tagapagligtas mo. Tulad ni Kristo na ulo ng iglesia, na kanyang katawan, at siyang tagapagligtas nito. Sino tagapagligtas? Si Kristo mismo. Paano kanya ililigtas? Kailangan nasa iglesia kanya. At dahil nasa kanyang iglesia ka, obligado kang sumunod sa kanyang kalooban. Hindi sa kalooban ng iba. Naku. Bakit sa iglesia? 1 Timoteo 3:15. Upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia na siyang haligi, saligan ng katotohanan. Paano ka maliligtas? Kailangan mo ba ng propeta? Kailangan ba ng propeta? Hindi, iglesia. Ibinigay na ni Kristo ang kanyang authority sa iglesia, Mateo 18:18. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal nyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot nyo dito sa lupa ay ipahintulot sa langit. Ibinigay ni Kristo ang kanyang otoridad sa iglesia, dahil ang iglesia ang mamamahala, ang iglesia ang siyang haligid-saligan ng katotohanan. Kaya kung nasa loob ka ng iglesia, natatag ni Kristo at namuhay ayon sa kalooban ni Kristo, sigurado ang kaligtasan mo dyan. Ano? Yeah, yung sinasabi ng Muslim na yon, kumaniwala dun, based yun sa kanilang mindset, sa kanilang aral. Hindi based yun sa tinuro sa ating Kristiyano. Ano pa sinabi niya? Ayan ang mahalagang doktrina ng Islam. Anong mahalagang doktrina ng Islam? Pinapakilala ko sa inyo si Propeta Muhammad. Sino si Muhammad? Siya yung last and final prophet messenger of Allah. So kapag kayo ay maniwala at gusto nyo maging Muslim, dalawa lang kailangan nyo gawin. Tanggapin nyo si Allah, yung tunay na Diyos na nag-iisa,
at tanggapin niyo si Muhammad bilang last messenger at lahat ng mga propeta. Pag nasabi niyo yun, madali lang. Sasabihin niyo lang, wala pang ano, one minute. Sabihin niyo lang, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ang ibig sabihin, ako'y sumasaksing, walang ibang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ay sugo ni Allah. Pag nasabi niyo yun, nang naiintindihan ninyo, bukas sa inyong kalooban, tapos puso, namutawi sa dila ninyo, pasok kayo sa Islam. Naisarili magbago agad lahat. Ang importante yung nandito sa puso, nandito sa isipan ninyo. Kasi nyo try, try lang. Alam mo, mawawala sa inyo. Oh, sabi niya, itry lang daw. Walang mawawala sa inyo. Itry lang daw, walang mawawala sa inyo. Eh, paano niya ipapaliwanag yung term murtad? Ano ba ang murtad sa Islam? So, kung may na-offend sa inyo, o meron sa inyong sumamang loob dahil sa mga sinabi namin, pasensya na. Pero sa minsan, ganun talaga ang buhay, kailangan masaktan. Diba? Minsan nga, pag nagmamahal, diba? Nasasaktan. Diba? Kailangan talaga minsan tanggapin ng katotohanan kahit masakit. Ah, basta ako. Nanatili ako sa Christian. Ayokong maging ano, maging Muslim. Dahil wala siya pinaliwanag about sa murtad. Ano lang siya, pinitanlan niya kung gaano kasimple ang pagpasok. Pero iba yung narinig ko nung ano eh, banggitin ni ano, ipinaliwanag ni Ibrahim Romas yung murtad. Iba yung ano ko doon. Pakiramdam ko doon na narinig ko ipinaliwanag ni Ibrahim Romas sa Facebook yung patungkol sa murtad. Kaya sa mga ano, nasa inyo na yan, decision nyo yan. Basta ako, ayoko kasi mahirap na yung ano, baka magkamali pa tayo. Okay, so yun na lamang po ang aking ano, basta tayo. Yung katuruan sa atin sa Kristiyano, mahalin mo yung kapwa mo. Sakali mang na ano, sabi nga sa Biblia, di ba? Pag ikaw ay manalangin sa Diyos bago ka magpunta sa ano, magbigay na yung handog, eh magkipagbati ka muna doon sa mga nag-aalit sa iyo bago ka bumalik at ialay yung handog mo. Ngayon, kung ayaw nila makipagbati, kasi may mga tao talaga na nagtatanim talaga ng galit ng sama ng loob, at least ikaw nakipagbati ka. Yun na lamang po ang aking ano ngayon. Basta yun ha, tandaan ninyo, sa ating panahon, sa ating Kristiyano, hindi natin aral na kung walang propeta, ligtas ka. Kung walang propeta, wala kang kaligtasan. No? Hindi yun aral natin. Sa kanila, kailangan yung ano, may propeta dyan para sa'yo, ligtas ka. Sa Kristiyano, hindi ganyan. Sa Kristiyano, kailangan mong umanib sa iglesia dahil si Kristo ang tagapagligtas ng kanyang iglesia. At naniniwala naman tayo na hindi nagsinungaling si Kristo, sinabi niyang yun. Itatayo ko ang aking iglesia at alinmang kapangyarihan ng impyerno hindi mananaig laban sa kanya. So ililigtas niya. Mateo 28:20, sabi rin niya na kakasamahan kayo hanggang sa dulo ng panahon. So ako ba pipiliin, doon na lang ako. At least sigurado alam ko yung pinagpipilian ko. Yan lang masasabi ko. Sana respetuhin niyo 'yon. Kasi yung pananaw nyo, yun ang pananaw nyo, nirerespeto ko rin yan. Yung pananaw ko, sana respetuhin na ninyo. Basta ako, masaya na ako sa buhay Kristiyano. Dito na ako. At hanggang dito na lamang po, maraming salamat at paalam.